At ngayong araw ay magluluto ulit tayo ng ating ulam. At eto na nga, sinet ko na po ang ating electric stove sa cook upang tayo makapagluto ng ating ginataan. Ginataang walang kamatayan or walang kamatayang ginataan. Yan na po ang sinasabi ko sa inyo eh. Basta ginataan, Bicola na yan. So, eto na po, nahalo-halo ko na ang ating kakanggata. May sangkap na po ito. May durog na paminta na, may asin, Italian seasoning. Tingnan po ninyo kahit ginataan, naglalagay po ako ng Italian seasoning. At naglagay na din po ako ng dahon ng laurel. Ang tawag namin dito sa amin is dahon ng paminta. Ewan ko po sa inyo anong tawag po dito sa inyo. At ayan na nga, magluluto po tayo ngayon ng ginataang manok. Alam niyo po ba ang kwento ng ginataang manok na ito? Kagabi, nung bumili kami ng isda, bumili rin kami ng manok. Ang sabi ba naman kasi ni tatay, masarap daw ang ginataang manok na may malunggay. Sabi ko naman, abay, napakarami ko pang gulay doon. Hindi lang malunggay ang aking gagamitin, kung hindi, lahat ng mga gulay na nandito sa bahay ay lulutuin ko na. Kasi mahirap na, baka mabulok na. Kasi medyo isang linggo na ito, hindi pa rin naluluto. Saka aantay kong makabili ulit ng hipon at saka ng alimango. Pero wala pa pong nagbibenta ng tumpok-tumpok ngayon kasi nasa bakasyon daw ata yung mga nagbebenta nito ng tumpok-tumpok. Meron man pero hindi na maganda. So hindi po kami bumili. So sabay ko na pong iniluluto ang para naman sa mga bata. Ang sa kanila naman ay kaning manok na nilagyan ko ng cornstarch, ng itlog at saka ng mga pampalasa katulad ng asin, paminta at saka Italian seasoning din. So mas gusto kasi ng mga bata ang priniprito. Ito ay yung purong laman ng chicken, yung sa chicken breast ba? So ayan, kalahating manok lang ang binili namin ni tatay kasi ang mahal pala ng kilo nito sa palengke. Sabi ko bakit sa Walter, nakita ko 160 per kilo pero sa palengke ay 220 pesos. So ayan na, ayan pala ang mga gulay na ginamit ko. Yung pakbit set na hindi na kompleto kasi yung okra ay ginamit ko na. At eto na lang ang natitira, yung talong, yung sitaw, yung ampalaya at kalabasa. Ayan, marami na rin akong naluto ng karne ng mga bata. So, fried chicken ng mga bata. So, ang sarap-sarap ng ulam namin ngayong tanghalian hanggang sa hapunan. So, ayan, napaluto na po ang ating gulay, ang ating ginataang manok na may halong maraming gulay. At kapag kaganito ng last part ang aking inilalagay ay malunggay, malapit na pong maluto ito. At ayan, marami na naman akong siling nilagay dyan. Pero hindi ko na naman ramdam for sure ang anghang niyan. Sarap na naman ito ang ating pagkain. Pero hindi kami dito nag-video ng aming pagkain. Kasi nga, pauna-una kaming kumain ngayon. Gawa ng si tatay ay busy pa sa mga gawaing bahay. Tinatapos niya yung cabinet dito sa ibabaw ng aming lababo. Ito naman yung pangalawang salang ko ng ulam ng mga bata. At syempre, naggata tayo, hindi makakalimutan na dapat wala tayong itatapon sa ating gata. Isang buong nyog pala ang ginamit ni tatay. At eto, nakagawa tayo ng 8 piraso din ng ating yung walang pangalan na merienda. So hindi ko ulit yan tinapon at ginawa ko ulit merienda para ngayong araw ni tatay at ng mga bata. Naging paborito na tuloy ito ni Mikmik at saka ni Kuya Mikkel. So ayan, napakasarap kasi niyan, napakadali pang gawin. At medyo malambot pala ito kasi kung napasobra o napadami yung pagkagata ni tatay, 2 tasa pero marami ang nakanyang napwiga. So instead of water, yun po ang aking ginamit dito kaya napalambot. At mas napasarap. Malambot pala nito ay mas masarap. So ayan, maraming salamat. Thank you for always watching our videos. Bye!